So, bagong taon mga brother. Welcome sa ating 2021. Salamat sa iyo Ama, salamat sa lahat, salamat na sa mga blessing ng 2020. So, marami kaming naranasan ng 2020 pero Ama, sa iyong tulong at sa iyong pagmamahal sa amin, hindi mo kami pinabayaan ng 2020. Nandito kami ngayon, haharapin namin ang bagong pag-asa ng 2021. Kakalimutan na po namin ang 2020 sa very memorable experience ang naranasan namin sa 2020. Hopefully this 2021 lahat po maging maayos na. Lahat ng mga nawalan ng trabaho, mga mahirapan ngayong 2020, makabawi po ngayong 2021. We're hoping and we're praying sa iyo, Ama, na mag-start na po talaga ang bagong pag-asa. Yung hirap, tsaka yung sakit na naranasan ng ating mga kababayan, yung buong mundo, maghihilom na po ngayong 2021. So, punong-puno po kami ng pag-asa ngayong 2021. So, Ama, ikaw na po ang bahala sa amin. Naniniwala po kami sa iyo, Ama. Naniniwala kami na hindi mo kami pababayaan, Ama. So, praise God, praise sa iyo, Ama. Tinataas po namin sa iyo ang aming dalangin, ang aming pasasalamat, ang aming pag-asa. Punong-puno kami ng pagmamahal ngayong 2021. Sabi nga doon sa kasabihan, ito daw ang year of the ox. So, okay na okay ang 2021 dahil maraming naniniwala na natapos na. Natapos na ang yung pandemya. Itinataas na namin sa iyo, Ama, yung pandemya na yan na tatanggalin mo na ngayong taon na to. Okay? January 2, welcome 2021. So, laban kami at sa'yo namin tinataas yung Ama. So, maghihilamos lang ako dahil kagigising ko lang, mga brother. So, magtatagumpay ang Team Ascenso, ang brother Jonas, naniniwala na marami pa tayong matutulungan ngayong taon na to. Okay? Salamat sa inyo. God bless. Okay, ito yung aking opisina pagka walang pasok. Ama, salamat. Salamat po sa iyo, salamat. Ang aking tagapagbantay, ang aking guidance. Yan. So, ito ang opisina tour. Jonas Tech, Lasin Aluminum. Welcome 2021. Aking mga brother na nagpapabigay ng swerte sa atin. Okay? Yan, may mga bill pa na hindi pa nababayaran. So, sa Monday, naka-schedule na kayong bayaran, ha? Wala tayong utang ngayon. Ang aking lamesa, naubod ng kalat ngayon. So, yan. Lamesa ba yan? Ang opisina ba yan? Yan. So, ang remaining project na natitira, year 2021, kukunti. Pero, dadamihan namin yan ngayong pagpasok ng Lunes. Pag resume ng pasok, resume ng trabaho namin, back to reality. So, ayan, mga delivery namin, swing, project, client, tsaka yung date. Kung kailan siya, nag-down payment actually, dyan namin nilalagay. Kung kailan siya nag-down, doon mag-start yung production. So, ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5.
So meron pa akong 5 na pending for this 2021, pero basically trabaho siya ng 2020. So nag-overlap lang siya ng 2021 kasi may mga na-hold na trabaho o hindi pumasok dun sa time schedule ng mga project namin dahil kulang-kulang, either hindi natapos nung construction nila or hindi natapos namin. Katulad niyan, meron kaming mga hindi pa na ikakabit yung opisina ng aking manager dito sa Anonas. So ito yung itsura ng shop pagka walang pasok at tambak ang mga gamit. Ayan. So meron pa ritong regalo na nabuksan at hindi na itapon sa basurahan. Yan. Ang aking mga materials at accessories nandito sa estante. So, pinapakita ko lang sa inyo kung ano itsura ng shop pagka naka-holiday season kami. Yung mga accessories, yan. Nagbibenta rin kami ng face mask, yan. Yan. Ang supplier niya, ang aking partner, si Tim Domingo sa Kainta Rizal. Siya yung supplier natin yan. So, yan yung mga product na din-display ko sa estante. Mga tools, laptop, yan. Mga nagtatanong ng sealant kung magkano. Ito na po yung presyo, papakita ko. Yan. Sealant, clear, 270, brown, 280, white, 320. Yung black, wala pa kami, hindi pa kami updated. So, ngayon pa yung brother, yung buko. Okay, maghihilamos lang ako. Babalik ako kayo mamaya. Nakaschedule kami na magsisimba sa Quiapo. Either hindi na kami makababa kasi may kasama akong bata. So, nasa kotse lang kami, magpapasalamat. So, hopefully, ngayon, araw na to, ibibigay natin ang poong blessing sa ating poong may kapal. Ibibigay natin ang tiwala kay ang ating ama na muling magagabay sa atin. Let's start the day ng masaya, ng tanggalin natin, buray na natin yung mga galit sa ating isipan, galit sa ating puso. So, mag-start tayo ng ating araw ng puno-puno ng pag-asa. Puno-puno ng pag-asa, mangarap. Diretso lang tayo sa ating pangarap. Gawin natin ito ng makabuluhan ng hindi na kasagasa ng kapwa. Hindi tayo nakakasakit. Abutin natin ang ating pangarap na may peace sa utak, sa isip at sa puso.